Guys, welcome back. Ikaw na naman. Medyo matagal pala tayong hindi nakapag-vlog. May buwan din, no? So busy kasi. Mas maraming trabaho sa sa electrical networks, no? So natetengga yung ating tutorial, no? So hindi na rin nakakapag-upload sa trabaho. So by the way, ang topic natin naman ngayon sa maulang gabing ito, ang topic natin ngayon is copy ka muna. Simple lang naman to, no? Sa power on delay lang tayo, no? So andito na yung diagram ko, yung scratch to, eh. Dalhin mo na siya dito. Ito yung diagram natin. So, ito yung ating contactor, no? Example, ito yung ating contactor, no? So, nakalkal ko lang siya sa kung saan natin dyan. Tapos, ito yung ating breaker. So, yung mga ating laboratory breaker. So, hindi ko pa naayos yung ating laboratory. Ito yung gagamitin natin, guys. Ito nga pala yung harmony to na timing relay ng Schneider. So 8 amps siya. So ito yung gagamitin natin pang timer. So sinet na natin yan, itong setting sa may timing. Ito yung sa may pasok nya, yung sa interval. Yung interval nya nasa 3 seconds, tapos yung timing nya ilagay ko sa 20 seconds, no? So testingan natin. Para saan nga po yung ating power on delay? So ginagamit natin yung power on delay para sa ating bahay, no? Kung meron kang MTS o manual transfer switch, meron generator o genset, then normal power. So kailangan natin ng hindi bigla ang pagpasok ng voltahe sa ating breaker, sa main breaker natin. So kaya gumagamit tayo ng power on delay para maprotektahan yung ating mga appliances, especially yung aircon or refrigerator, and yung mga appliances na 24/7 naka-active, no? Naka-under. So yung kasi mga yan, mga sensitibo yan, nai-stress yan pag bigla ang pasok ng kuryente. Bawa na wala ng kuryente, then mabalik yung kuryente, biglang pabasok ng voltahe, malakas na voltahe, pumapasok. So para ma-maintain natin, para maalagaan natin yung ating mga appliances, meron tayong ibang part na ibang household dyan na may ganitong klase ng electric device. So pwede naman bumili ng device. Ito nga pala yung device. Ito siya, Miyama power on delay. Bali ito ay 40 watts, AC220. So mura lang ito, para lang ito sa AC unit. So siguro mga 750-850, kaso madali siyang masira, parang ito, sira na to, no? So hindi ko siya matetesting. Mas madali lang naman yung wiring nito, isang to. Ito sa baba yung input AC, then ayan yung output niya, yan yung supply. So madali lang din siya. So kaso madali siyang masira. So ibigyan natin kayo ng mas mahal. So doon tayo sa mahal na matibay. So ang kailangan lang natin device dito, guys, ay relay. So timer din siya, no? So bali ang presyo nito ay alam ko 3,000 something yan. Oh my God! So maganda siya, relay. So relay, matibay naman yan, guys, eh. Matagal yan, pang matagalan yan. So kailangan din natin ng contactor. Para saan nga ba ang contactor? Pwede kayong bumili ng mas malaking contactor,
No? Ito ay ano lang naman ito. Practice lang to. Ito ay demonstration lang natin. So ito lang ang meron ako. So nilagyan na rin natin siya ng wiring. So ayan. At ito yung wiring ng ilaw. Medyo magulo yung wiring natin. So nagde-demonstrate lang naman tayo. Ito yung load. Ito yung load. Ito yung contactor ng load. Sample, wala tayong refrigerator. So ilaw na lang sample ng load. So meron tayong kunwari, ito yung main breaker. No? Ito talaga yung pinaka main breaker. So ito yung branches breaker na lang kunwari. No? So ayun, ito ay pang laboratory practice lang natin. No? So ito yung TRD. So ito yung supply. So ayan, nakikita nyo yung supply. So pumunta yun dito. Supply. At tandaan natin, ang contact. So ito yun, supply. Main contact. So kahit na nakalagay ang live dyan sa may contact, kung hindi pa activated ang controller o yung coil, hindi yan magpa-contact. So normally open pa rin yan. Wala pa rin ihilaw sa ating unit. Wala pa rin magsusupply sa ating mga appliances. No? So ito ang wiring nun sa may TRD. So ito yung A1 line 1. So ito yun. Ito siya. Ito. Ito. Itong dilaw. Ayan. Ayan. Tapos pumunta ng line 1. So 15. Ayan. Naka-jumper na yung 15. No, para sa common yun. Para sa common ng 18 at saka 16. So yung A2. Ito yung A2. Pumunta naman ito. Ito yung A2. Pumunta naman yan sa contact. No? Na nag-jump din doon sa may A2. At pumunta yan ng line 2. No? Ito yun, line 2. A2, tsaka A2 ng contactor ito. Yung A2 ng contactor. Pumunta yan ng line 2. Lahat na. Isa lang ang kinuha natin pala doon sa may timer. Yung normally open. So, hindi natin kukunin yung normally 16. Ah, normally 16. Yan din kukunin yung normally close. Kukunin natin yung 18. Yan. So, yung 18 na yan pumunta ng A1 ng coil. Ito. Ito siya. Yan. Ayun. Coil. No, so ayan, lagyan natin siya ng contactor kasi kailangan niya ng mataas na load. May load kayong mataas pa sa 8 ampere kasi ang capacity lang ng ating relay ay 8 amps lang. So maliit. So hindi siya pwedeng isa lang. Kasi maliit lang siya. So, nangangailangan siya ng backup o control ng contactor para matulungan niya yung mga appliances natin like na refrigerator at saka mga aircon unit. So, inuulit ko lang, no? Ang trabaho ng power on delay ay para maprotektahan ang ating appliances sa mga biglaang pasok ng boltahe pag nawawala ng kuryente, no? So pag nawala ka ng kuryente, wala kang kuryente. So bumalik yung kuryente mo, hindi agad yung papasok sa iyong appliances, sa iyong electrical load. Yun eh magta-timer muna. Kumbaga, hihintay niya muna. Depende sa setup. Ang setup kasi rito nasa 20 seconds delay. So pwede naman na yun, 20 seconds delay bago pumasok yung boltahe. So mamaya ibibigay ko yung screenshot ng wiring na to, no? So yan lang naman. So, timer ko is Schneider. So meron namang klase, maraming klase ng timer. So eto, meron din nga tayong timer na isa lang. Ito ay built-in siya, no? Built-in siya na talaga. Tsaka para dito sa ganitong conductor maliit, ito ay pwedeng hiwalay. Meron din isa na kulay analog. It's 0100 hours. So testing na natin, no? So testing na natin. Bubuksan ko na yung breaker. May 20 seconds delay siya, no? So testing na natin.
ano natin yung breaker. Nagta-timer siya. Battery charge is 90%. Wala pang load yung ano ko, supply ko. So, yan lang ang trabaho niya. I-delay lang niya muna yung normal power na pagpasok. Pero may bundahin na yan. Ayan. Umilaw na siya. So, ayan. So, natin para malinaw. Ayan. So, patay natin ulit, no? So, nawala ng kuryente. Kunwari. So, namatay. Walang ka ng kuryente. So, alimbawa, magkakuryente ka na. Nakikita mo yan sa may relay mo. Ayan. Baka pumasok mo yung kuryente. Nakikita nyo, umiinaw. Umiinaw siya. Pero hindi pa pumapasok sa yung load. So, yan ang purpose ng power on delay. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa ating tutorial. So, maraming salamat sa panonood. Bibigay ko na lang yung screenshot nito sa dulo ng video na to. So, maraming salamat. God bless.